Hello mga kabuenas, hello team buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag nyo kakalimutan i-subscribe yung channel natin, click nyo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago tayong video. Ngayon sa video na to, is tuturuan namin kayo kung paano nyo i-convert yung inyong makinang high speed sa pananahinang basahang bilog. Meron kasi siyang mga attachment tulad ng ngipin, plato, put, at saka syempre karayom na ikakabit mo sa kanya. Ang kagandahan sa video na to, ituturo ko sa inyo lahat, pati mga adjustment at ano yung mga bibilin mo at kung magkano yung presyong kailangan mo para may convert yung high speed mo para sa pananahi ng basahang bilog. At ang kagandahan niyan, may natuklasan na naman ako na para makatipid kayo na ituturo ko rin dito sa inyo sa video. At syempre, umpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Well, ito yung mga kakailanganin mong gamit para ma-set mo yung makina mo o yung high-speed sewing machine mo sa pananahin ng basahang bilog. Unang-una, ang importante is yung set ng ngipin at saka plato. Ito po yan. So, ang binili po natin is B30. Ito po yung kasama niya. Kung papansin ninyo, malalaki yung ngipin. Ayan. Tapos meron ng bagong put ngayon na magagamit mo sa basahang bilog para mas madali ka manahi. Ito, na napakahaba. Tapos syempre bumili ako ng size 18 na karayom at size 21 na karayom. So ituturo ko sa inyo yan mamaya, yung tricks para dito. So lagay ko muna yan. At ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng attachment ng pang RTW dun sa ating basahang bilog. Unang-una sa put. Usual ginagamit sa RTW, ito yung ordinary put. Ito yung pangbasahang bilog. So kung makikita nyo sa itsura pa lang, malaki na yung kaibahan nila. Ito, malaki. Pero ang karaniwan gamit talaga nung iba is ito. Sa basahang bilog, ito rin yung ginagamit. Pero ito, bagong developed to eh. Pero ito, bagong ano to. Bagong put to para sa basahang bilog na mas makakatulong sa'yo para mas madali mo matahi yung basahang bilog. So okay. Ngayon naman, tingnan nyo yung ngipin. Ito yung ngipin na pang manipis, ano? Kung makikita nyo talagang masinsin yung ngipin. Ito yung pang basahang bilog. Ayan. Ito yung plato. Actually, ang plato, halos walang pinagkaiba yan. Ang nakita ko lang na pagkakaiba niya is medyo malaki yung ito. At saka yung butas. No? Siguro dahil malaki yung karayom na gagamitin natin. Ito kasi maliit yung butas. So, okay. Umpisa na natin yung tutorial para hindi kayo mainip. At syempre gusto natin i-shout out yung may-ari nitong mga gamit na to, which is yung nagpabili sa atin, ang ating congresswoman ng Team Buenas, si Ma'am Ningning Morena Alindoga na may YouTube channel din. Thank you po kasi nagpabili siya. Sabi ko, bago ko ipadala nga sa kanya, ay ituturo ko muna sa inyo kung paano siya gagamitin. Okay, umpisa na natin. So, una tanggalin muna natin yung put. No? So, syempre yung put, isa lang naman ang tornilyo niyan. So, tanggalin natin yung put. Ginagamit namin kasi madalas ngayon to plastic put. Tapos, syempre, tatanggalin mo lang itong dalawang tornilyo na to. Lilapit mo. Eto, at saka ayun. Okay? Mas okay kung may magnet ka para dun mo ididikit yung tornilyo mo para maiwasan natin yung pagkawala. Common kasi nangyayari yan sa pag nagtatanggal ka ng tornilyo, nawawala o nahuhulog na hindi mo na nahanap. Okay, ikalawa is tatanggalin nyo muna ito. Ito. Itong ngipin. Ayan, tatanggalin muna natin itong ngipin. Ito, dalawang tornilyo lang naman yan. Ngayon syempre, bago mo ikabit yung mga attachment, ito yung tricks na ituturo ko sa inyo. So, tatanggalin muna natin tong karayom. Ang ginagamit talaga sa pangbasahang bilog is size 21. No? Pero ito muna yung 18 ang gamitin natin. Kasi yung size 21 medyo komplikado yun, may palitin pa. Ito yung size 18. Ayan, medyo malaki na to ha. Ngayon,
lightning. Ngayon, ikakabit muna natin siya kasi gusto natin ma-check yung timing ng makina kung okay sa kanya. Kasi may mga pagkakataon na kailangan mo i-adjust yung timing. So, swerte natin pag kinabit natin tong size 18 at okay siya sa timing, hindi na natin kailangan baguhin. So, ikakabit mo lang yung karayom. So, kung paano ko magkabit ng karayom na size 14, ganun din naman yan. Size 11. Yung mahabang kanal is nandito sa kaliwa. Ayan, yung mahabang kanal ng karayom, may kanal yan na mahaba na rito sa kaliwa. So, i-check ko lang yung timing kung okay siya. Pag okay yung timing nito, ayun, okay siya. Okay yung timing. Okay yung timing. So, pag ganyan okay ang timing, pwede mo na siyang hindi baguhin yung timing. Kasi usual, binabago talaga yung timing. Ngayon, itatry natin itong size 21. Okay. Hindi kayo basta-basta pwede bumili ng size 21. Ano? So, ito yung sinasabi kong trick sa inyo na natutunan kanina. Actually, hindi trick. Bagong karayom kasi to. So, ito kasi yung parte na mapapagastos ka pagka ang ginamit mo is size 21 na karayom. Bakit? Kasi ang size 21 na karayom, usual sa mga makinang pang RTW o nakaset sa RTW, hindi kasya yung ulo rito. Hindi mo na ipapasok. So, ang ginagawa ng mga mekaniko is pinapalitan to yung tinatawag nating needle bar. Ngayon, ang kagandahan dyan is may natuklasan ako kanina pagbili ko ng karayom na mayroon palang size 21 na maliit yung ulo. Ito, size 21 to. Ayan, nakita nyo, napakataba. Oh. Size 21 ng karayom. Ayan. Oh. Hindi siya masyadong kita. Ito, oh, size 21. Ito is size 18. So, meron palang size 21 na karayom na maliit lang yung ulo. Ito kasi yung ulo niya, hindi kasya rito. Ngayon, syempre, itetest natin yan kung totoo nga na maliit ang ulo niya. Kasi, pag ang ginagamit talaga sa pangbasahang bilog is size 21. Dahil nga makakapal, minsan may tinatahi tayong basahang bilog. Hindi lang basahang bilog, ha, pati doormat, same lang yan. So, kesa magpalit tayo nito, medyo may kamahalan to, tapos komplikado magpalit. Ang kagandahan niyan is may nabibili pa lang size 21. So, tetry muna natin kasi ito yung sabi sa atin nung binibilan natin. Oo nga, kasya siya. So, ayan o, naikabit natin. Oh. So, pag bumili kayo ng size 21, hindi lang basta size 21 ang sasabihin nyo. Ito yung number ng karayom. So, wait lang, kabit ko muna ha. Kasi importante to na malaman nyo dahil ngayon ko lang din ito nalaman. Kahit ang mekaniko yata hindi pa alam to. Kasi may kaibigan tayong mekaniko na nagpapalit pa ng needle bar. So ngayon, itong size 21 na to, ang bibilin mo, bili dito. Kailangan makita to. Ito kasi yung size 18, ang nakasulat sa kanya, DB lang, DB. Itong size 21 na maliit ang ulo is DBA. May kailangan may A. DBA. So, yun yung sinabi sa akin. Bibilin mo is D, B, tapos may A. Okay? So, yun yung bibilin mong karayom para magkasya yung size 21 dito. Ngayon, ito yung sigurado kong problema nito. Pag kinabitan mo to ng size 21, is wala, mawala sa timing to. Pero malaki ang tulong nito pag size 21 dahil bibihira ka mabalian ng karayom. So, i-check ko. Tingin ko kasi mawala sa timing to. Ayan o. Oh. Ito. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero tatry namin. Tayo mga palit, patayin. So, ito yung rotating hook na tinatawag. Ayan, yung may kalawit, ito. Kung papansinin nyo, pag tama nyan sa karayom, gagalaw yung karayom, ibig sabihin yan, wala sa timing, tumatama siya. So, ito, tingnan nyo ha. Ayun, ang laki ng galaw oh. Kung makikita nyo, ang laki ng galaw. So, anong kailangan natin gawin? Yun yung ituturo ko sa inyo. Paano mag-timing ng rotating hook. No? So, okay. Pag-timing ng rotating hook, meron yan dalawang tornilyo. Ito. Ito ang luluwagan mo. Itong tornilyo na to. At saka, ayun. At saka, ito. Dalawa yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung tatandaan nyo lang sa pagta-timing.
So ngayon, itatry ko i-timing sa malapit sa camera kasi ang hirap pumuesto, nakalapit yung camera, no. Pero ganito, ganito lang naman kasimple ang pagta-timing ng high speed. Una, kung papansinin nyo, yung rotating hook, ito yung rotating hook, tinuro ko na, oh. Ito. Ito yung rotating hook, ayan. Ayan, yan yung rotating hook. Yan yung sumusungkit ng sinulid. Umiikot yan, bawat under ng makina mo, sumusulong siya paabante. Ngayon, ganito ang timing yan. Habang sumusulong siya paabante, magtatagpo sila ng karayom. Itong karayom is habang umaangat. Ayan, habang umaangat. Kung mapapansin nyo, ayan, babalik ko ng konti. Habang umaangat yung karayom, is magtatagpo sila. Itong rotating hook, lalapat doon sa likod ng karayom, dito sa pinakalikod, bago siya lumagpas. Ngayon, ang problema natin is tumatama nga yung rotating hook, tumatama nga ron sa karayom. So, ang gagawin natin is yung rotating hook, i-adjust natin ng konti papunta rito, pakanan, para maiwasan ng konti yung karayom, hindi siya mabali. So, ganun gagawin natin. Okay? So, syempre, para magawa yun, is luluwagan ko muna yung dalawang tornilyo na tinuro ko sa inyo kanina, which is ito. So, kailangan hindi ito maluwag na maluwag, yung katamtaman lang. So, kaigihan. So, ito pa, luwagan mo pa itong isa. Yan, basta dalawang tornilyo yan. Kung ayaw mo mag-timing, size 18 na lang ang gamitin mo. Okay? Kung ayaw mo i-timing yung rotating hook. Ito, magagalaw na siya paunti-unti. Eh, no? So, okay. Sinubukan ko na i-adjust yun. Itutulak mo lang siya pa kanan para hindi mabago yung timing. So kulang pa rin. Ayun, nausog ko na. Ayun. So, dito. So, kung papansinin nyo, ito, nai-adjust ko na siya. Kung papansinin nyo, nai-adjust ko na yan. So, ayan, oh, tingnan nyo. Habang umaangat si rotating hook, aangat yung karayom, magtatagpo sila, pero hindi na yan tatama. So, ayun, oh. O, diba, hindi na siya yung sobrang laki ng uga. So, kung papansinin nyo, habang paangat si karayom, pasulong tong rotating hook, nagtagpo sila ron. Ayan, oh. So, ayun, oh. Halos magkadikit. No, halos magkadikit yan. Yan yung tamang timing. So, yun. Ang gagawin natin, sisikipan na lang natin yung tornilyo. Okay? Probably pa kaya. I-pwesto mo ulit na maayos to sana. So, okay. Sisikipan ko lang yung tornilyo. Dapat to mahigpit na mahigpit, ah. Hindi to pwedeng sakto lang. Ay, hindi. Hindi naman sobrang sikip. Yung katamtaman, kaigihan. Yung kaya ng kamay mo. So, okay. Tingin ko okay na yun. So, check lang natin baka nabago. So, ayos. Ayos siya. So, ngayon, dahil na i-timing na natin siya, ikakabit lang natin itong ngipin at saka plat. So, kabit na natin. Unahin mo lang yung ngipin. Okay. Sa atras mo pagka lumaan yung kabit. So, kukunin ko lang yung mga tornilyo. Kakabit ko lang itong ngipin. So, ikakabit mo lang itong ngipin. Then, ayan. Kasi mo yung kamay mo, maipit yan. Maipit. Oo, gulat sila. Ano yun? May kamay. May multo sa ilalim. Ay, hira ka. Kaya anong daliri yun? May multo sa ilalim. So, ngayon, pagka naikabit mo na yun, ikakabit mo na itong plato. So, okay. Anak, ang dami pa lang. So, ikakabit ko lang yung plato. So, ngayon, yung plato is, ayan, sobrang sugod nung ngipin.
kung napanood nyo yung tutorial nung nagkabit tayo ng bias, ganito rin yung nangyari. Sobrang sugod yung ngipin, sobrang nakaabante. So ngayon, kailangan natin itulak yung ngipin pa atras, which is iaangat natin yung makina. Kabit muna natin itong plato. So ngayon, so bago nyo i-adjust yung ngipin, bago nyo itulak yung ngipin, sisiguraduhin nyo na ito yung palatandaan. Yung karayom is nakasagad sa pinakataas. Ayan, nasa taas siya. Nakasagad sa pinakataas. Ito, nakasagad sa pinakataas. Then, ang mangyayari sa kanya is pababa siya ng konti. Ayun. So, yun na. Nakasagad siya sa pinakataas tapos ibababa mo lang ng konti. Ito, nakaangat yung ngipin. Itutulak lang natin siya paatras. So, ganito lang yun. So, iangat ko. Yun lang. So, ito lang yung i-adjust mo. Ito. Luluwagan mo lang ito. Ito. So, pipihitin mo lang siya pa kaliwa. Ayan. Kung papansinin mo, ito may gagalaw mo na siya. So, dito, pagdating doon sa taas. Pagdating dito sa taas, kung maaalala nyo, yung ngipin is nakasagad siya rito sa dulo. Ito yung niluwagan natin. Ayan, na igagalaw mo na siya. So, yung ngipin is isesentro mo lang. Then, makabagsakan tayo dyan. Huwag mong dikitan yung makina. Isesentro mo lang yung ngipin. So, ibabalansin mo lang yung puwang niya rito sa likod at saka dun sa harap. Siguro, mas lamang ng konti rito sa harap. Kahit konti lang. So, ayan. Tingin ko okay na yan. Check nyo mabuti. Okay. Kanina is nandito siya. Ayan. Ngayon, i-adjust ko siya ng konti pa atras para same yung puwang dito at saka dito. So, iaabante ko lang ng konti. Konting-konti lang. Kumbaga, mas malaki ng konti ito sa likod kaysa sa harap. Okay. Tapos, ikipan na natin yung tornilyo. Okay, babalik ko lang siya. Ayan. So, okay. Kabalik na siya. Ngayon is, syempre, kakabit natin yung ating put. Kakabit natin yung ating put. So, medyo may kalakihan yung put. Kung papansinin nyo, ang laki. Ayan, tingnan natin kung nakasentro. Okay naman, nakasentro siya. So, ayan. So, ngayon, syempre, ang gagawin natin is te-testingin natin siya. Kung effective yung malaki ang ngipin, malaki ang plato, at saka malaki yung put. So, i-check natin kung effective siya. So, andali magsulot ng sinulid. So, ito yung ano, nagsalansan kami rito. Okay, nag-ready tayo ng medyo makapal-kapal na salansan ng basahan dito. Kung maalala nyo noong gumawa tayo ng basahan is nagputol yung karayom at nahirapan tumakbo, no? Pero ito, itatry natin ngayon kung magwo-work siya ng mas maayos pagkaya yung set na yan ang ginamit natin. So, check natin kung mag-work na maayos dun sa pag-andar. Mararamdaman ko naman yan kung nahihirapan yung makina or makikita nyo rin. Paikot-ikotin natin. Wala naman naitakdang tahi ang basahang bilog. Basta kailangan mapaikot-ikot mo ng tahi yan. Pero tingin ko, maganda siya gamitin. Hindi siya yung parang nahihirapan yung makina. So, parang ito. So, okay. So, ayan. Madali lang siyang ano yun. Ayan, hindi siya nahihirapan. Hindi nahihirapan yung makina natin. Pero may mga kaprasong laktaw yan. Normal na nangyayari yan sa pangbasahan. I-adjust lang yan ng konti sa timing. So, okay? So, ayun. No?
And ayun, kung makikita nyo, nag-work naman siya. And para sa akin is okay siya. Ito, sasabihin ko sa inyo yung presyo, no. Mura lang naman to. Mura lang tong Karayom na Ordinary or local. Local lang kasi to. 30 pesos lang ang isang pack nito. Pero mas okay ko original ang bibili nyo. Yung original yata nasa 100 plus or 100 ganyan. Ang pinakamahal dito is eto muna, yung plato at saka patayin ko muna baka maano ko. Yung plato at ngipin ay ano siya? Bali 40 at saka 40. Bali 80 pesos lang 'yan. Plato at ngipin 80 pesos. No? Ito. Kahit pang makapal 80 pesos din. Same lang sila ng price nito. Set ko siya binili, so 80 pesos. Ang mahal is itong put. Itong put na to, ito itong tawag ni Ma'am Cecilia, ay mahaba ang turotot, napakahaba nga naman. Malaking ginhawa. Actually, ramdam ko siya rito na hindi nahihirapan yung makina. 250 pesos to. So, bali kung 200 plus 80 pesos, at 250 plus 80 ay 330 plus yung Karayom na 30, 360, more or less kulang 500 yung bibilin mo at saka yung matitipid mo na naman yung pag-aayos dahil tinuro ko na sa'yo. Okay? So yun po, no, dito na natin tatapusin yung ating video. Sana po nakatulong yung ating video natin para malaman nyo kung magkano yung gagastusin nyo at saka makatipid po kayo dun sa pag-aayos. Hindi naman siya ganun kakomplikado, simple lang siya. Kagaya nung tinuro ko sa inyo, kailangan lang is magawa nyo ng tama yung ginawa ko para maayos yung magiging tahi ng makina ninyo, no? And syempre, ako po si Mel Bulaventura ng Team Bulaventura, taga video natin si Ate Christy, and see you sa next video. Bye!